Magandang araw, mga kapera. Nagbabalik ang inyong Kuya Popo for Perang Pinas. For today's topic, unboxing tayo guys ng bagong ayuda. Yan, magandang araw muli sa inyong lahat. And bago natin simulan, tulad ng dati, sa mga bagong pasyal pa lang po sa aking munting channel, huwag nang kalimutan pindutin ang subscribe button. Idamay na rin natin ang notification bell. And sa mga dati na nakasubscribe dyan, yan, maraming salamat sa inyo. And kung di na rin nakakahiya, pakishare na rin. Samantalahin na natin, yan. Okay, wag na natin patagalin. Simulan na natin. Ang topic lang naman natin is unboxing tayo ng bagong dagdag collection mula sa ating kaibigan na si Coins TV. Yan. Hindi ko na napakita yung ibang details. And unbox na tayo guys. Fresh na fresh. Kararating lang guys. So, yan. Tingnan natin kung ano siya. Yan, pagkatapos ng balot, balot uli. Tandaan guys, sa paggamit ng cutter, humingi ng tulong sa mas nakatatanda. Ayun eh. Yan, yan siya na medyo malapit ang ating camera. Ayan na, nagpakita na sila. Wala. Uy, ganda. Uy, ganda nito. Unang nagpakita, 1944, Commonwealth issue, 50 centavos. Yan, silver yan, may silver. And ganda ng previous niya guys, binigyan niya ako ng flora and fauna. Small type, o yung... Wow, thanks. Buong set pa lang binigay niya. 1991, 92, 93, 94. May price pa, no? Idol talaga. Salamat dito. Salamat. Actually, may price siya. Pero ito yung naging previous niya lang eh. Previous niya na lang sa akin. Ganyang kabait ang ating kaibigan. At ito. Ito ang talagang bida ng ating ano, order sa kanya. Mga, ang term namin dito ni Idol CNS Vlog PH is mga ulikba. Buksan na natin. I-preserve ko yan. Lalagay ko sa coin capsule kasi medyo fragile na to. At yan, meron tayong isa-isahin natin guys ha. Labo. Ayan. Meron tayong nakita ba? 2, 4, 6, 7 pieces na ulikba coins. Ayan, ulikba coins. And susubukan nating yan o yan, gamit ito. Isa-isahin natin guys. Unahin natin sa maliit. Ayan. Hopefully kita. Yun, no need na pala ang ating magnifying. It's Isabel 2 for La de Dios si Lacoste. Wow, dito pala nagumpisa ang Lacons, hindi pala Lacoste. 1937, almost ano na siya? Reina de España, almost 200 ano na years or 183 years. And so far ang ganda ng kondisyon niya at this age. Kita pa ang detalye. Four. Cuatro mundos yata ito, tama ba ako? Guys, i-research ko pa kasi siya. So since 4M, 4 mundos ang alam ko. And followed by 1948 na 4 mundos din.
Actually, guys, i-research ko pa siya pero based sa pagkakaalam ko, since Spain coin siya o coins ng Espanya, and ang year niya is 1830s. So, I believe nag-circulate din sa atin dito sa Pilipinas to. Composition niya is brass. Brass or copper. I-research ko rin. Ayan. Nag-circulate sa atin to, although wala dun sa mga research na makikita natin. Kasi ang karaniwa makikita natin sa research is yung mga silver and gold composition lang. Pero malakas ang ano ko based sa mga nabasa ko na noon na nag-circulate din sa atin dito sa Pilipinas to. Dahil alam naman natin tayo sinakop noon ng Espanya. And ang mga panahon na to, 1830s, wala pang coin na minimint dito sa Pilipinas. So lahat ng coins natin is more on galing pa lang sa Spain. Followed by, yan guys, di na makita yung year pero 1840 something. Bukan natin. Di na makita guys. Sorry, sorry. Kahit sa malapitan, ang nakikita ko lang is something like 1848 or 1846. Yan. Or it's like 46. Yan. 4 mundos din to. So, ayan, mas ano nga lang, mas sagsag. Isa pang 4 mundos, kaya lang hindi na makita. Oh, 1935. Yung kita yung ano niya. So, I think kailangan ko na siya i-preserve para preserve natin 'yo. Kita nyo ba, guys? 1935. Yun, 3-5. Followed by, unahin natin itong malinaw-linaw. Ocho mundos, 8 mundos. It's 1840 something. Kaya lang, sad to say, na sira na yung kanyang year, mint of year. Dahil lamakin nyo almost 150 years na siya. And composition niya is stanso lang. So, madali talaga ma-deteriorate. And dito is ano rin to? 8 mundos. Guys, sa mga collector dyan, correct me if I'm wrong ha. So, itong isa is 1840. Ito, hopefully mag-focus. Tignan natin kung magpo-focus. Hindi magpo-focus. So, subukan natin gamitan ng magnifying. Pero, on my point of view, kita ko siya is 1840. Siya, guys. Na 8. Yun, yun, yun. 1840. So, almost 160 o 70 o ganon, followed by itong pinakamalaki niya. Hindi lang makita guys, sorry, hindi ko rin makita kaya gagawin ko na na siya. Pero uno, pero hindi na mundo siguro to. 18 something. Yan. Yan ang dadagdag sa ating ano ngayon, collection. Mga ulikba. Yan. Gaganda, gaganda guys. Sa age niya is so far, kahit papano kita pa yung ilang detalye niya. Although yung iba hindi na makita yung year, which is one of the important details sana na makita natin. Kaya lang, considering the age of the coin, so tuloy, ano naman siya, acceptable naman, na normal na ganun. At least nakita natin yung first 2 or 3 digits. So may idea tayo kung what decades or year decades ang coin na ito. Again, guys, yan lang muna ang pag-uusapan natin. Galing muli ito kay Coins TV, yan, isang 1944. At ang Flora and Fauna Small Type. At ang mga ulikba o 1800 coins.
Hope you enjoy. Guys, wala muna tayong shoutout ngayon. And gayon pa man, nagpapasalamat ako sa lahat po ng bumisita o pumapasyal sa aking mga videos. Tulad na sabi ko kanina, sa mga bagong pasyal pa lang po, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. Damay na natin ang notification bell. And sa mga sumusuporta na dyan, guys, maraming salamat sa inyo. Yan, huwag po kalimutan ang bell para maging notified tayo sa mga next videos na ilalabas natin. Again, guys, this is your Kuya Popo for Perang Pinas signing off. Para balikan ang mga nakaraan nating video, pindot lang sa kaliwa o kanang screen. Salamat!